Hey, what's up mga bro? So matapos ang tambakan na nangyari sa Hornets at Pacers, eto mas maganda ang magiging laban mga bro. Boston Celtics laban sa Washington Wizards. Ang manalo ngayon dito ay kakalabanin na ang Brooklyn Nets at ang matatalo naman maglalaro ulit sa play-in kalaban naman ng nanalo kanina na Indiana Pacers. Tara't pag-usapan na natin yan mga bro. Well, sa first quarter unang nakapagbaon ng kalamangan netong Boston, 27-21. Maganda ang panimulang opensa para sa kanilang starters, lalo na sa tatlong aasahan nila sa opensa. Si Marcus Smart merong 7 points, Tatum na may 6, at Kemba Walker na may 5 points. So napakagandang simula nga yan para sa kanila kumpara sa 4 lang ni Westbrook sa first quarter at 2 points ni Bradley Beal. Si Gafford ang leading scorer para sa Washington sa first quarter kung saan meron na siyang 6 na puntos mga bro. Pero sa second quarter dito nagkaroon ng matinding bawi ang Washington dahil sa quarter na to nagawa nilang mabaliktad ng laro dahil sila naman ang umawak ng kalamangan. Tapos sa Celtics may tinamaan na naman ng isang injury. Una etong si Marcus Smart matapos mag-twist yung kanyang ankle sa second quarter. Kaya naman yung heart and soul ng Celtics biglang nawala mga bro. Dito talagang sinulit na nila Westbrook at Bradley Beal etong opensa dahil wala na yung best defender ng Boston. Pero hindi pa pala tapos ang injury para sa kanila dahil si Robin Williams naman ang nadali mga bro. Grabe, sa loob lang ng isang quarter, dalawang players ang nadali para sa Boston. At hindi lang basta player nila yan dahil importanteng player pa nila yan dahil dalawang best defender yan ng Celtics mga bro. Pero yun na nga, mabuti na lang talaga natapos ang second quarter na 2 points lang yung naibaong lamang ng Washington, 52-54. Pagdating ng third quarter, good news para sa Celtics dahil okay naman yung nadali ng injury sa first half kanina na sila Marcus Smart at Robin Williams dahil nakapaglaro din sila pagpasok ng third quarter mga bro. Pero speaking of third quarter, grabe yung quarter na yan para kay Jayson Tatum mga bro. Talagang buhat kung buhat ang ginagawa niya ngayon mga bro. Kung saan umiscore siya ng kanyang 23 points, tapos sa 23 na yan nakagawa pa siya ng 8 straight points dahilan kung bakit bigla na lang naging kontrolado ng Boston etong laro. At dahil sa ginawa na yan ni Tatum, nahawa na din pati yung ibang teammates niya. Kaya naman natapos ang third quarter na may 10 point lead ng Celtics mga bro, 90-80. At sa uling quarter, yung Bradley Beal at Russell Westbrook biglang natahimik ang opensa. Dahil kahit anong bitaw nga ang gawin nila talagang ayaw nang pumasok mga bro. Kaya naman talagang sinulit pa rin ng Boston itong paghawak nila ng kalamangan kung saan umabot na rin sa 20 mga bro. Tapos si Jayson Tatum, nakapagtala na din ng kanyang 50 big points mga bro. Grabe ang laro talaga para sa kanya. Well, naghintay ako ng bawi mula sa Washington kaso mukhang na-stack na din sila mga bro. At sa uli, nakakuha na din ng Boston itong panalo, 118-100. So sa panalo na yan ng Boston, maganda na daw ang Brooklyn mga bro dahil official na silang magtatapat sa first round ng playoffs. Mainit na laban din yan mga bro. 50 points para kay Jayson Tatum shooting 14 of 32. Pagdating sa field, sinamahan pa yan ng tulong ng 29 points ni Kemba Walker. So yan lang para sa video update natin sa laban ng Washington Wizards at Boston Celtics. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro.